Mayor Francis Zamora ng San Juan, nasa kabilang linya po. Mayor, magandang umaga po at salamat. Yes, magandang umaga kabayan at Joyce, at maraming salamat po sa muling pag-imbita sa akin sa inyong programa. Kamusta na po ang San Juan? Ilan na po ang ating mga kaso ng Delta variant? Kami po ay nagkaroon ng dalawang confirmed cases ng Delta variant. Okay. 2 days ago. Opo. Pero base rin nga sa aking salaysay sa mga kaibigan natin sa media kahapon, nalaman ho namin ito after na gumaling ng mga pasyente. At magaling na nung malaman nyo. Opo. Yan ho ang katotohanan dito, ang realidad, sapagkat ang Philippine Genome Center lamang ang may capacity correct na mag-genome sequencing. Kaya tulad ho nito, itong dalawang kaso, particularly po, no? 25-year-old female at isang 9-year-old male. Alam namin na nag-positive po sila nung katapusan ng buwan ng Hunyo. Ngunit natapos na nila ang kanilang 14-day quarantine. Stop. 1 week after they finished their 14-day quarantine, yun lang po lumabas ang resulta ng genome sequencing. At yan nga po, kumpirmadong Delta variant ang dalawa. So, yan po ang challenge ko sa amin at yan din nga po ang kumbaga hinaing ng ibang mga mayors. Opo, hindi lang naman ho kayo. Opo, hindi lang naman ho kami sapagkat paano namin aksyonan ng isang bagay na pag malaman namin ay tapos na po. Yan ho ang medyo realidad ho dito sa sitwasyon ho namin. Pero ang sinasabi yung katwiran ng Department of Health sa pamagitan ni Dr. Aleta De Guzman, Director ng DOH Epidemiology, kinakailangan daw pag nalaman pong may sakit yung tao ay gumawa na kaagad ng paraan. Huwag nang hintayin ang resulta ng genome, parang ganun, na malaman actually, ba ang variant. Tinatrato ho natin ang lahat ng kaso yes. ngayon as if they are Delta variant. So lahat naman ng protocol sila. Basta COVID siya, Opo, halimbawa, itong dalawa nga po, agad naman nag-quarantine, agad naman ho natin in-isolate. So wala ho tayong hindi nasunod sa protocol. Kaya lang, para malaman mo kung Delta variant o hindi, ay tapos na po ang paggaling niya. In fact, 1 week after nila natapos ng 14-day quarantine. So that's about 25 days after nag-positive po sila. So pag nalalaman ho namin, halimbawa ito, first 2 cases in San Juan, of course, binalikan namin yung area kung saan ho nakatira ang dalawang ito. Right now, bagamat nag-contact tracing na kami dati, bagamat pinatest na namin sila dati, we are doing a second round of testing just to make sure, dahil nga Delta variant po ito, no, mas nakakahawa. Just to make sure na yung area kung saan sila nakatira ay ma-map out natin. In fact, nag-granular lockdown na po kami sa dalawang area niyan. Yan po ay mga compound lamang, no? Hindi naman po buong barangay ang ilalockdown natin. Ngunit dalawang maliit na compound kung saan nga ho nakatira ang dalawang ito. Kabayan, yung 9 years old na binabanggit ko po, ang tatay niya ay katrabaho nung 25-year-old. Kaya yung 25-year-old ang nauna? Oo. Yung 25-year-old at yung tatay nung 9 years old ay magkatrabaho po sa isang call center sa ibang lungsod dito sa Metro Manila. Kaya nalaman ho namin na yung call center na yon na sa ibang lungsod dito sa Metro Manila, marami ho doon sa mga empleyado nila ay nagkahawa-hawa po. Yun. At yun po, inireport na namin sa DOH at sila ngayon ay nagko-conduct ng kanilang coordination doon sa LGU kung saan po ang call center na ito upang gawa ng tamang aksyon. Mayor, yung 9-year-old, paano nahawa? Nahawa ho siya ng tatay niya. Ayun na. Opo. Ayun yung na. Tatay ho niya kasi katrabaho itong 25-year-old. Pareho sila sa San Juan, although magkaibang barangay. Yung 9 years old na ito, hindi naman ho natin kasi mabakunahan pa, no? Below 18. No? How about so, other member ng family ho? Wala rin. Yung nanay at tatay po nitong 9 years old ay nag-positive po lahat. Ah, pati parehan asawa. Na. Pati nanay. Oo, so, yun nga ho ang itong Delta variant, ang karakteristik po niya, no? Nakakahawa ng 5 up to 8 person. Opo. Per person. Tsaka mabilis. Oo. So talagang malamang sa malamang kung kayo ay isang pamilya magkasama sa isang maliit na tahanan, malamang sa malamang ay magkakahawa. Ay, kamusta na ho sila ngayon? Pareho silang gumaling na po. So when you say confirmed cases ng Delta, tapos na po yung... Bago nyo nalaman na Delta, tapos na. Oo, yes. Magaling na. Gumaling na po sila. Kaya lang after the fact na lang po, no? So nang gumaling na sila, doon lang namin noon nalaman na Delta.
So the possibility na kumalat siya sa ibang kapitbahay, siyempre yun ang hinahanap natin ngayon. No? Hindi po tapos ang contact tracing, Mayor? Inuulit po natin, kabayan, sapagkat dahil nga Delta po siya, no? Kumbaga mas may posibilidad na kumalat. Under normal circumstances, kumbaga under normal variant, after you contact trace, madedetermine mo sinong ipapatest. At kung may kailangan i-isolate, i-isolate. Ang ginawa ho natin, nag-second layer of contact tracing and testing po tayo. Kumbaga yung tinatawag ko yan, yung second generation, na hindi yung directly na nakasalamuha, ngunit yung nakasalamuha ng nakasalamuha. Para ho manigurado lang po, no? Sapagkat posibleng ang kumalat ito. Dahil hindi nga natin alam nung una na Delta variant po siya. Apo. Mayor Francis, dito sa inyong second round of contact tracing, meron po ba kayo nakitaan na mga na-expose na meron pong sintomas or wala naman? They're scheduled for testing today. In fact, I was meeting with my city health officer yesterday. Nalaman ho namin yan kasi just 2 nights ago. So immediately yesterday, meet na ho kami. In fact, we locked down the 2 compounds already. Ito nang nakatira sa compound na yun ay scheduled for testing today. Opo. So, we are praying na wala ho mag-positive sa kanila. Opo. And would you confirm po itong isang nag-positive po, hindi pala nabakunahan pa? Yung 25 years old ho, I feel very bad about it. Kaya nga ho, dapat talaga lahat ho tayo magpapakuna po. No? Ito, the 25-year-old chose not to be vaccinated. Ang realidad ho, hindi naman natin mapilit ang tao. No? We cannot force them. However, we can encourage them. No? Sana itong sitwasyon na to ay pagpukas sa mata ng iba pa, no? Na ayaw pa magpapakuna. Na, una-una, wala dapat tayong katakutan. May bakuna ho ba kayo? Ay, meron ho. Meron ho tayong bakuna. Walang problema. In fact, kabayan, kinilala rin po tayo ni Pangulong Duterte ng kanyang SONA. Bilang isa sa mga mabilis nga humagpakuna. So we have the vaccines, kabayan and Joyce. We just need them to come to our vaccine centers. Meron at meron. Pwede ba ka kahit hindi taga San Juan? Pwede ho tayo ng A4 non-San Juan residents but working in San Juan. So yan po ang ginagawa natin. So for San Juan residents, of course, pwede. Para naman dun sa mga nagtatrabaho rito na taga ibang lungsod, ay pwede rin po. Oo. Yun sa community ko, saan po kayo nagpatupad ng granular lockdown dahil nga po dito sa Delta variant case natin, no? Marami naman po dito bakunado na po, Mayor. In fact, we have already vaccinated 120,000 San Juaneños with their first dose and 59,000 with their second dose, no? So chances are in every barangay mataas na po ang percentage ng nabakunahan po sa amin. So, opo, yung tatay naman po na una nag-positive, ito'y bakunado din po ba? I'm sorry, I was not able to check on that data immediately, pero hindi siya Delta variant. So ang Delta variant yung anak niya. Remember, pwedeng Delta variant din siya, pero dahil hindi siya na genome sequencing, we have no way to determine. Ang genome sequencing ko kasi, hindi ho yan lahat, hindi lahat ng nagpa-positive ay genome sequencing. Oh. Yan po ay random sampling lang ho. Okay. So, for instance, if we have 100 cases, for example, in San Juan, hindi lahat yan genome sequencing. Pipili lang sila ng ilan dyan. And that is because limited din lang po ang capacity ng Philippine Genome Center. Opo. Sa San Juan po ba nakakakita po kayo ng pagtaas ng mga kaso ng COVID ngayon? Meron na pong kaunting pagtaas. We are now at 146 cases. Kahapon po ay 110. So 36 cases in just one day. Prior to yesterday, the last 2 months, below 100 po kami. Kaya, po ba hiwa-hiwalay na lugar, Mayor, o isang lugar lang? Iba-ibang lugar po, kabayan. Iba-iba, opo. Ngunit sa loob ng nakarang 2 buwan, hindi ho kami lumagpas ng 100. In fact, we maintained around 70-80 cases only the last 2 months. And in the last 2 days, ito po ay pumalo na kami ng lagpas 100. At narinig ko nga ho yung interview ho kanina ni Professor Ranjit Rai na talagang Delta is here, and I agree with him.
I'm sure Kabayan and Joyce na very underreported pa ang Delta cases natin. Yes, opo. Marami ho dyan talaga Delta na hindi lang natin alam. At gaya na nga ho ng naranasan namin dito sa dalawang kaso namin, nalaman na lang namin pagkatapos. So tama ho talaga yung attitude na we treat each case, yes, Delta, as a Delta variant. Correct. Kumbaga mas aggressive opo approach. At sakayon po ako dyan. Nakatsanggahin din kayo na kung sakali ay mag-lockdown. Mamaya po, Kabayan, magkakaroon mo kami ng meeting ng Metro Manila Council at okay IDEA. Yan po ay after lunch. Yan po ay emergency meeting na pinatawag po kahapon, scheduled for this afternoon. And I'm very sure na yan po ang main topic ko namin. Ako po, as a mayor, I will always do what is best for my city. Of course. At, kumbaga, above everything else, yung kalusugan talaga po ng ating mga mamamayan. Oho, kasi alam, po kayo ay po dumami ang kaso, ay hindi naman no DOH ang sisisihin, kundi kayo. Baka kayo pa sisihin ng DOH. At saka... hindi ganun, di ba? At saka... well, actually, Kabayan, ano? Kasi kung hindi tayo magiging aggressive, and then eventually magla-lockdown din ng mas matagal. Oo. Yung epekto sa ekonomiya... Mas mahirap. Mas matagal. Mahirap, eh. Kung maging aggressive tayo ngayon, kung unahan na natin yung... Unahan na natin yung sitwasyon, no? Bago pa man tuluyang kumalat ho yan, kung ngayon pa lang ay pigilan na natin. If we will lock down, possibly it will be shorter rather than locking down kapag full-blown na po ang pagkalat ng okay. Mayor, eto Mayor, ano lang naman, iniisip ko lang ano, kasi ang apa? University of the Philippines, Philippine Genome Center, UPPGH, PGC pala, ay umaapila ng donasyon o pondo mula sa private sector at sa gobyerno. Baka ikaw ko pwedeng pag-usapan noon ng Metro Manila Council kung may pera pa ang mga mayor, eh kahit pa paano makapag-donate to sa Philippine Genome Center para hindi maging mabagal ang kanilang resulta. Kabayan, that is a good suggestion. I will relay to the group later. Yes, opo, na opo. Nagkaroon noon ng ganyang suggestion. Ako, as long as, for instance, if the Commission on Audit will say na legally, pwede mag-disperse ko ang okay isang LGU ng pondo para makatulong nga dito sa ating genome sequencing, then as early as now, I will commit to help. Opo. Yan ko kasi, alam niyo naman po Kabayan na tumadaan sa mga proseso ng Commission on Audit para sabihin kung legal bang mag-disperse. But if they will say it's legal, walang problema. Now, if the national government can also allocate for this, mas mabuti kasi mas may pera po ang national yes, government. Opo. Pero kung makakatulong din ho kayo, dahil sinasabi nila, magpapabiliso ito at least 50 samples weekly until the tama end of the yan year. Opo. Tama po yan, Kabayan. Kasi ngayon, talagang limited na limited po talaga ang capacity ng okay Philippine Genome Center. Mayor, maraming salamat po at maganda umaga. Maraming salamat ingat po. Ingat. Opo, thank you po. Ingat po kayo. See ya, Mayor Francis Zamora ng San Juan.